Hello, mga kasari, mga sisi, kumusta kayo? Good morning. Ayan, so may dala akong, anong tawag nito, panungkit at the same time, pang ano ng likod, pag makati yung likod natin. Ito yung gagamitin kong panungkit ng mga powder ko dyan, tapos gugupitin ko to siya mamaya para ma-display ko doon sa harapan. Ang liwanag lang mga sisi, o kaya ayoko ditong mag-vlog. Doon talaga ako sa kabilang ano. Kasi nga, pag dito, pangit yung ilaw. Ayan, so kuha muna tayo. Habang ako'y mag-check sa inyo. Kamusta pala kahapon? Nanood kayo sa live ng Growsari. So, congratulations sa mga nanalo ng 20,000 Grow Coins and 30,000 Grow Coins. And yung 50,000 Grow Coins na nakuha ng Grand Winner. Okay, congratulations. Tapos, meron ding pinamimigay na, ano yon, yung big for 5,000 Grow Coins. Tapos, iba't ibang appliances, mga sisi. Kung gusto nyo, ano, makita kung nandun ba yung pangalan ninyo, punta lang kayo sa Facebook group ng hashtag Supertendera. Baka yung pangalan ninyo na post doon, na isa kayo sa mga nanalo. Yan, thank you pala kahapon sa lahat ng mga viewers na nanonood ng live namin. Thank you so much. Hayaan nyo kung hindi man kayo nanalo ngayon, baka sa susunod, kayo na naman ang papalarin. Yan, singkit-singkit muna tayo mga sisi. Tapos si Kuya Dave pala, bago lang siya umalis, tapos bibili siya ng bigas. Kasi yung bigas namin doon ay ubos na. Wala lang natira kahit na isang sako. Tapos tumawag siya mga sisi ngayon sa akin. Kasi ang 15 sacks na bigas kasi ang ano niya, ang bilhin niya ngayon. Tapos, sus, mga sisi, tumawag siya sa akin. Kasi nga, ang 15 sacks na bigas, ang ibigay ko dapat sa kanya ay 15,000 pesos. Kasi ang bigas ay nasa 900 lang man, so hindi siya aabot ng 15,000, nasa 14,000 plus lang. So tumawag siya sa akin, bakit daw ang binigay, ang pinadala kong pera na pangbili ng bigas ay 10,000 lang. Naalala ko pala, oo, 10,000 lang pala yun. Yun nga mga sis, sabi niya, uy, yung pera na pangbili ng bigas mo sa akin, 10,000 lang, kasi binigyan ko pa siya ng 5,000 sana para pangbili ng mga sibuyas, kamatis, kahit na ano pa na mabibili sa palengke. So, 10,000 plus 5,000 para sa palengke na kahit ano. Tapos, 3,000 para sa isang sako ng brown sugar. Ngayon, ang 5,000, ang nabili niya, bigas, 15,000 plus 3,000 na ano, yung sa sugar. So, wala nang natira. Siya sabi niya, kulang yung pera. Naalala ko, kulang talaga yung pera ko na pinadala sa kanya mga sis. Matanda na talaga si Ate Rose ninyo. Ang problema lang din kasi, tinanggap niya lang yung pera kasi nakapilo-pilo na yun. Yan, yan, nakapilo na siya. Ang tawag, nakafold na. O, nakafold na yung 15,000. Sana 10 lang pala yun. At tinanggap niya lang, hindi niya binilang kasi iniba ko na ito yung pang bigas, 15, ang 5,000 para sa palengke na kahit na ano. Tapos yung 3,000 sa brown sugar nga. Ngayon, ubos lahat yung pera niya. Sabi niya, uwi na lang ako kasi ang nabili ko, ang pinadala mong pera, imbis na 23,000, 18,000 lang. Uwi na lang ako. Tapos, ano, ang madala ko ay ano na lang, yung bigas na lang yung madala ko. Nandoon si Jaime, ikarga kay Jaime. Tapos yung sugar, nandoon din. Pero yung mga pinabili ko sa kanya sa loob ng palengke mismo ay hindi niya mabili. Buti na lang tumawag siya ulit. Sabi niya, pagdating ng bigas ngayon, bigyan mo si Jaime. Si Jaime kasi yung suki namin sa mga nakakilala kay Jaime. Sabi niya, bigyan mo si Jaime ng ano, ng 3,000. Kasi pinahiram daw siya ni Jaime. Kasi nung tumawag siya sa akin, andun pala si Jaime sa ano niya, sa tabi niya. Pinahiram siya ni Jaime ng 3,000 mga sisi para mabili niya pa yung ibang item na dapat sana niyang bilhin sa palengke. Kaya double check talaga always mga sisi. Nako, ito yung sinasabi ko. Matanda na kasi kami ni Kuya Dave. Ulianin na. Ulianin na pala. Nako, so ngayon,
Pagdating ni Jaime, bayaran ko siya. Buti na lang, mabuti pa si Jaime, may pera mga sisi. Pinahiram si Kuya Dave. So, mamaya, pagdating ni Jaime, ipagkita ko sa inyo si Jaime, bayaran ko siya ng 3,000, tapos yung pamasahin niya. Kawawa naman si Jaime. Thank you, Jaime. Ako mga sisi, habang ako ay magpuputol muna ng ano, ng mga powder, magchika muna tayo. Alam nyo ba, meron ako nakita sa balita na niluuban yung ano, yung tindahan nila. Madaling araw, ano pa, basta early in the morning, pinasok yung ano nila. Kasi yung tindahan kasi nila mga sis, wholesaler yun. Diba, karamihan sa mga wholesaler, yung tindahan nila ay open talaga. Open yung store, diba, makakapasok yung mga bumibili. Nakapasok yung mga masamang tao, pero buti na lang, pera lang yung kinuha, hindi sila inano mga sisi. Kaya sa panahon ngayon, tapos na ang ano, Pasko at New Year, kayod to the max naman tayo, di ba? Tapos sobrang mahal na ng mga bilihin mga sisi, ingat tayo sa panahon ngayon. Kailangan yung mga tindahan na open, kung maaari lang, huwag kayong kumpiyansa, huwag kayong mag-open ng napakaaga, kasi noon, maaga din siyang nagising, tulog pa yung mga kapitbahay. Huwag naman tayong mag-open ng napakaaga kasi ano, wala pa naman sigurong bumibili. Tapos pag maaga pa, syempre pabor yun sa mga masasamang tao. Kaya kami ni Kuya Dave mag-open kami, mga 6 na kami mag-open. Tapos okay naman yung store namin kasi kahit na mahaba yung tindahan namin, close naman yung ano, naka-grills talaga siya. Ang mahirap lang yung open kasi mapasukan ka ng ano, delikado mga sis, delikado sa panahon ngayon, alam niyo lang ba? Napakamahal na ng bilihin, tapos yung sahod, lalong-lalo na dito sa lugar namin. Ang minimum lang dito na sahod ay nasa 350 lang talaga. Ano ka na, maswerte ka na kung ang sahod mo ay 500 araw-araw. Pero sa Manila, ang ano doon is 500, pero dito sa amin 350 lang po. So yun na. Okay, so keep on watching pa rin mga sisi pagdating ni Jaime. Flex ko sa inyo kung ano yung ano, ano pa yung mga nadala ni Kuya Dave na nabili niya sa 3,000 pesos. So okay mga sis, nandiyan na si Jaime. Ito yung si Jaime na sinasabi ko sa inyo, ang mabait namin na kaibigan. Ito yung 3,000. Ayan, oh. Tapos bayad ko sa kanya. Tapos yung pang pamasahe. Thank you, kaayo, miha. 1, 2, 3 niya. Pamasahe daw ni mo. Oo. Ayan, oh, diba? Buti na lang si Jaime. May pera pa pang bayad niya daw yun ng ano, ng ilaw. So, pinahiram niya lang muna kay Kuya Dave. Ang bait talaga ni Jaime, oh. Thank you, mi. So yan mga sis, yan. Tapos ito yung sugar na nabili ni Kuya Dave. Okay mga sis, ito na yung bigas natin na 15 sacks na tig 25 kilos lang. Ayan, maliit lang siya mga sisi. Tapos ang isang sako nito ay nasa 955, 15 sack. Tapos nabayaran ni Kuya Dave 14,000. Tapos ang ano natin, ang brown sugar ngayon, ito isang sako brown sugar ay 3,000. Ayan, 1 sack brown sugar is 3,300. Okay, so tingnan natin kung magkano ang kilo sa wholesale. Okay, so dito tayo mga sisi ha, tingnan natin, 3,300. Ayan, divide natin sa 50 ang isang sako, 50 kilos equals 66 lang ang isang kilo kapag sa wholesale tayo bibili, 66. Pero ito ay sa grocery, ito mga sisi, nasa 70 last ko na ano, 79 siya sa grocery. So napaka layo ng indiferensya pag sa wholesale tayo bibili. Makatipid talaga tayo mga sisi. Ayan. Okay. So, ito lang muna yung update natin for today mga sis. Thank you for watching. Bye for now.